So pagpapatuloy na ating pag-aaral on the battle within us, ang ating talata ay matatagpuan sa James chapter 1 verses 12 to 18. Kung saan makikita natin that as we continue to study about the warfare going on. So, kasalukuyan, may gera nangyayari. Hindi ito nangyayari sa North Korea. Kalaban ang South Korea. Hindi ito nangyayari sa Syria. Kundi ito ay nagaganap sa ating mga kalooban. Totoo ba yun? Ito, isang best example na totoong nangyayari itong gera na ito. Ilan dito sa atin ang pagod? Nananakita ka ba? Sa totoo lang, ito sa totoo lang. Kaninang gumising ka, ano ang nasa isip mo? Alam mo na. Di ba? Sinisip ba ba ako? Yan. Siguro naman may intindihan ng Diyos kung di mo na ako sisimba ngayon. Alam nyo, hindi masama na may ganun tayong pakiramdam paminsan-minsan, hindi masama yun. Kaya nga ito masakit. Bakit ganun? Tuwing araw ng libro, di natin gusto kong pahinga. Bakit hindi natin naiisip yan tuwing Lunes? Martes? Eh, Pastor, kasi tuwing linggo na ako nagpasok eh. At saka yung linggo yung walang bayad eh. Pero sa totoo na, that's what ginamit ko ng example yun. Kasi sa totoo na, pagdating sa paglikod sa Panginoon, palaging doon na struggle. Tama ba? Bakit ganun? Magbabasa tayo ng pagkahaba-habang nobela, may libro kang gustong tapusin. Eh, ngayon ang Biblia, kahit siguro limang minuto, napapagod ka na, naiinip ka na. Ito ba, ito ba? Best example. Magdamag, pwede kang manood ng CD. Hanggat hindi natatapos, ayaw mo patayin. Pero pag sumobra ng isang oras ang preaching, tuwing ko, sama na ito kayo ng tampo. And yet, ang isang CV, ilang oras? Oo. Amen ba? Ilan lang ito sa mga halimbawa na ang gera ay totoong nagaganap. At ang masama sa gera na ito, wala kang ibang kalaban, kapatid. Wala kang ibang kalaban, kundi sarili mo. Pero isang gusto kong mabigyan pansin natin, this is the good news. The battle can be won. Pwede tayo magtagumpay. Kasi kung ano man masyado ang dating sa atin ng preaching, eh, talunan tayo masyado. Na parang walang kapag-abagasang manalo. Medyo mababuhin natin yung tono ngayong umaga. The battle can be won. Pwede tayo magwagi. At ang pagwagi, nakasalalay kapatid, hindi sa ibang tao. Kumbaga sa isang estudyante, pwede kang magpursige. At ang pagpursige, walang kinalaman ng nanay at tatay.
sapat ng alawans. Alam niyo kapatid, pagdating sa alawans, ano ba yung sapat? Ang tanong mo lang. Alam? Ay di, kailangan kahit papano. Pagpapasok ako, dapat at least may 500 ako sa bulsa. Makarinig na ba kaya ng ganyang bimat ng mga anak? Ang mga bimat, parang may patano. Kaya hindi masyado maayos yung pag-aaral ko eh. Kasi hindi nakasuporta na maayos. Ganon. Ganyan, ang dami kong pagkakalala. Naalala niyo yung graduate ng Abu Ghazia? Nakapasa sa bar? Janitor. Ano yung ibig sabihin nyo? Posible! Kahit wala pang suporta nang gagaling kung kanino, pwede. Sabi nga sa Bisaya, pwede, pero hindi. Pero tingnan nyo ha, the battle can be won. How? It's just a matter of having the right at umbagay. Yun yung pinag-uusapan natin tatlong linggo na. If we have the right desire, gusto ko ba talaga makatapos, ya? Dapat! Hindi yung, eto ha, kasi ba pwedeng desire ko, gusto mo makatapos, pero awawa ko sa sarili ko. Alam niyo, pagka ganyan yung puso mo, at patuloy na gano'n yung nasa isip mo, wala kang pupuntahan, maganda ka na lang. Yung mga tao, awa-awa sa sarili, ito lang dito ako, hindi, pagka nakipagpintuhan, walang ibang awawa, kundi siya, ay makakaasa ko lang, walang marasa. Hanggang doon na lang. Bakit? Kasi ang kahihinatnan mo sa buhay, nagsisimulan, ano ba gusto mo? Dapat ma-identify mo yun, ano ba gusto ko sa buhay? Kaya yung mga tao, may kasabihan, ang tao walang pangarap, kahit sa panaginip, walang mangyayari. Bakit? Kasi yung tao na nanaginip, nangangarap, eh kahit pa paano, merong init na tumataginting sa puso niya, na gusto niya pala. Kaya yun yung the right desire. Ano ba? Ngayong umaga, ano ba gusto natin sa buhay? Gusto ba natin pagpalain tayo ng Lord? So, having the right desire, remove desire. At layunin pa kayo ng pag-aaral nito, yung itanim yan. Kaya, pansinin niyo yung Proverbs 8, basahin niyo pagdating niyo sa bahay, basahin niyo. Ang intention ng Proverbs 8 is to create the desire in our hearts na we need to seek after wisdom. Yun yung agilapin natin, yun yung hanapin natin, yun yung pagpursigihan natin, yun yung paghirapan natin, magkaroon ng wisdom. Bakit? Kasi hindi mo maipapatay sa anumang bagay dito sa mundo ang wisdom. Kahit walang-wala na tayo, pero pag binigyan na ng karunungan ng Panginoon, nasa iyo na lang. Amen. Kahit wala ka. Kasi even wisdom will give you the contentment to enjoy whatever you want. And that's the secret, contentment. Hindi mo pa kailangan maging mayaman at panggong pitaka para maging maligaya. Hindi. It's just a matter of enjoying what the Lord gives. Amen. Ayun yung problema minsan. If we have a misplaced desire, if we have the wrong desire, minsan ibigay na yung gusto mong ibigay sa'yo, na ibigay na, nandiyan dyan na kulang pa kasi kulang ka sa kasapatan. Diba? Yung naghahanap ng pera at gusto kong umasenso, sino mong mayaman ang kontento na mong mayaman sila? Wala! Kaya ito yung kasabihan kung sino yung mayaman sila, maraming utang. Kasi walang tigil ng kawang utang. Lahat gusto makamtang. Yung problema sa kayamanan, hindi siya nakakasatisfy. Kaya I don't believe in prosperity gospel. But God wants to prosper His people. Kasi, anong prosperity ba meron dapat para ma-enjoy mo ang buhay? Yun lang, mabigyan ka kung
gusto ng Panginoon na ipa-enjoy sa'yo, enjoy mo lang. That's prosperity. Amen? Kaya pag tinignan mo isang tao, wala naman ang bulsa, pero maligaya mo ka. Bakit? Kasi hindi siya sumasala. That's prosperity. And I don't believe galing sa Lord yun. Binibless niya yung mga tao ino-honor niya. Kaya dapat may right design. Bakit? Kasi if we have the right design, definitely we will have the right decision. Kung tama yung design mo, hindi ka pwede magkamali sa decision mo. Bakit? Kasi our decision will be based on our design. Kaya kita mo, yung isang tao talagang gusto makapagkabi sa pag-aaral. At dahil yun yung goal niya, yun yung desire niya, kahit anong gawin mo, patakin, mag-watch niya, hindi niya gagawin. Bakit? Palaging decision niya, mag-aaral mo. Sige, mahala kayo sa buhay niya. Basta ako, mag-aaral ako at hindi ko mahahalap. Hindi magpupulak-bun yan. Bakit? Tama yung desire niya. At dahil tama yung design niya, tama yung decision niya. Kasakali mo niya, papatayin mo niya, hindi mo mababago yan kasi nakapag-decision niya. Kaya niya? Bakit ang daming estudyante, hindi pa inayaya, nauuna pa, natupunta doon sa nakapwacha? Mali, design. Gusto mo pa sana. At by the way, yung mga ganun estudyante, pag nakarating at nakatapos, makatapos man siya, loobin ng Diyos, nakatapos siya. Hindi rin tatagal sa trabaho yan. Bakit? Ang dami niyang hindi alam. Bakit? Kasi hindi siya nagseryoso kung nag-aaral siya. Ang kabila niya, ako, absent siya ako, natinuro yun. Huli na, para magseryoso pa siya. Bakit? Kasi doon ka pa mag-aaral. Eh, yung training na ibinibigay, hindi naman magsisimula sa umpisa yun. Hindi. Ititrain ka para maghamay mo yung alam mo na. Pero para doon ka palang mag-aral, eh, wala ka sa tamang lugar. Kaya may mga empleyado na sisisarte, hindi pa nagtatagal. Bakit? Eh, mukhang walang alam itong trabaho. At sinong kumpanya ang kukuha sa isang tao, doon ko pala tuturuhan. Okay lang? Right decision. And if the decision is right, kapatid, makakaasa ka. Yung gagawin tama, the deed will be right. Kaya mga tao nagpo-promote, tama yung mag-promote. Bakit? Kasi in the first place, seryoso sa trabaho. At ang isang tao seryoso sa trabaho, makikita. Hindi tayo papapetik-petik niya kasi madaling ma-detect pagka nagpapapetik-petik ang isang empleyado. Magaling mag-detect. Kita-kita agad sa trabaho yan. Kita-kita sa attitude. Kita-kita sa pakikitungo sa ato. Kaya yung mga palaaway, nakikipag-aaway, hindi maayos yung pakikitungo. Kasi nagpapasa ng trabaho kung kanino. Tapos pagka may palpak, kung sino-sino sinisisi. Simpleng aapili na lang yan, ha? Siya may kagagawa. Ay hindi, kasi pinigil ko kaya ano eh. Ba't lang punta kaya? Ito trabaho mo yun. Ay, hindi, binigay ko nga eh. Ay, obvious na obvious na. Obvious na kami eh. Nagtutulungan kita. So, ano sinasabi ko? Pinag-uusapan natin, trabaho pa lang ha. Kung paano ito ay applicable, ganun din sa Panginoon. Kasi bawat isa sa atin, binigyan ng Panginoon ng responsibility na dapat pampanan. Sa totoo lang, bawat isa sa atin, kinakailangan maglipot sa Panginoon. Kaya hindi pinag-uusapan dito mga anak, mga magulang mo. O mga magulang, hindi pinag-uusapan yung mga anak. Ikaw mismo. Ano ang nagawa mo sa Panginoon? So, ang pagbabago, ang pag-asenso, if we have the right design, we will have the right opportunity. If we have the right decision, we will come up with the right option. Pipiliin mo yung tama. At once na gawin mo, kung anong gagawin mo, dahil tama,
yung decision mo, tama ang magiging resulta. Tama? Tama. Tama ba? Tama. Now tell me, alin dito sa mga nabanggit natin ang mali? May sana ba? Kasi sabihin natin, kasi, o pastor, wala kang biblical support eh. Ang biblical support ko dyan is Romans 7. At ngayon mga bata, that is what I intend to do, paliguan ang mga biblical support dyan. Na ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang mga bagay-bagay na gusto natin pag-usapan, kundi ito yung mga bagay-bagay na itinuturo sa Biblia. In fact, kung natin dito ka kanina, sa Sunday School, Proverbs chapter 8 is about this. Actually, having the right desire, the right decision, and the right deed is a result of having wisdom in our life. Kaya palpak ang gusto ng isang bata o ng isang tao, hindi tama, kasi may mga gusto ang ibang mga tao na umpisa pa lang, alam mo na, malusok. Yung mga gusto ng mama, kaya nagnanakaw. Yung mga gustong sumika, kaya naninira ng kapwa. Yung nagpapapansin sa iba, kaya may sinisira ang iba. So, ito na. Kasi napag-usapan natin yung desire, decision, and deed. Ito yun. James chapter 1, kung tutunghayan nyo sa verse 14, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust. What is lust? Every time the word lust is mentioned in the Bible, it is always speaking of the desire of the flesh. Yan yung sinasabi sa Romans chapter 7, I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. That's lust. Kaya nga, huwag ka magtitiwala sa puso mo eh. The heart is deceitful. Why? Kasi lahat na gugustuhin ng flesh is against God. Kaya nga, tawag sa kanya, lust. Pita. So, kailan natutukso ang isang tao? When he is drawn away in his own lust. Nahatak, natangay ng kanyang sarili. Speaking of desire. Ano mo kailan bumabagsak ang isang tao? Pag nagkaroon ng tamang oportunidad. Tapos gumana na yung kita. So, parang magsisimula ang pagbagsak sa mga Kristiyano. Having desire. Ngayon umaga, identify natin. Ano-ano sa mga desire natin ang tama? Pastor, pagpunta ko rin sa simbahan. That's good. Pero ang meaning mo, bago ka nagpunta dito, may pinaglaba na. Yung simple paggamit ng banyo, minsan nagigintay na para huwag magsisla. Yung simple pagkain ng almusal. Para masira yung biskarte ba? Tama yung isip mo, tama yung prayer mo bago ang bumangon. Pakinom, pagpalain mo ko sa araw na ito. Dinukso ba? Pinamahan yung pride mo. Basta ba't alam mo yun? Kayo naman. Sa layo mo ba tayo, ay nangyayak rin din sa akin. Yes. Diba?
Kaya yung mga naririnig nyo na akala nyo patama sa inyo, huwag nyo lang isipin na patama sa inyo kasi nangyayari din sa nagsasalita nyo. Ang daming dahilan para masinatangin din sa tama na, ay niya, masisira ka. So everyone is tempted when he's drawn away of his own lust, kapatid. Kung sakasakaling ikaw, papalpak ka sa pagsunod sa Panginoon, huwag ka na manisin ng iba kasi ikaw kinatayin. Ako gusto kong lumago, pastor, gusto kong maglingkod sa Panginoon, pero nung asawa ko, palati sa kontra eh. Ano kaya naman niya? Eh hindi kasi, pastor, buwisin siya sa Panginoon. Alam niyo, hanggang hindi mo tinatama yung desire mo, kapatid. Na sa paglilingkod sa Panginoon, nakatingin ka sa Panginoon lang, huwag na sa iba. Hindi nga tayo dapat tumingin sa sarili natin. Kasi pag tinignan mo, pag tinanong mo, ano ba talaga gusto mo? At pagka pinagalan mo talaga yung gusto mo, hindi mo pipiliin yun. Sa totoo lang. Lalo kung pagod na pagod ka, sakit pa, likod mo, masakit pa, ang dami, ba't ka no? Tuwing linggo ng umaga, Sabado ng gabi at linggo ng umaga, nananakit yung mga gusto mo natin. Pagka! Tama ba? At sa kanya yung mga piliglo panahon, na talaga yung ibang mga tao buwisi, eh talaga nang yung buwisi. Alam na alam mo na. Gawin ko ngayon. Nagsisimula sa wrong desire, last. Ano yung kasunod? Wrong decision. You become enticed. Alam niyo kung ano yung ibig sabihin ng enticed? To be attracted. To be lured. Kumbaga sa niligawan ka, sinagot mo naman. Kumbaga sa kinalabit ka, sumunod ka. Being an enticed. And I consider that a decision. Pastor, ayoko sana sa kanya eh! Kaya na mapilit siya. So, ano ngayon nagyari? Ay, ano mo na? Mas mo na? Yung, yun nga, minsan, kunwari ka pa. Yung tingin eh. Mas ko, sa totoo lang talaga, ayoko eh. Ayoko, ano nga nagyari? Pero hindi ha, kaso liwanagin natin, ayoko. Alam mo sa totoo lang, ito sagot ko, tumigil ka. Kasi once we have grown away of his own lust, enticement will surely come. Kasi sa isang taong ayaw, madali malaman eh. Madali ma, pag-ayaw talaga ay. Pero yung pag-iisipan ko. yung, kaya diba ano, balik ka ulit? Kasi kung talaga ayaw mo, fine ha, period. Ayaw mo. Pero yung medyo una, hindi ko makasagot. Alam mo, nasa series ako before eh. Yun yung mga huwag mong pitawan. Yung hindi sumasagot ng hindi. Kasi sa totoo lang, hindi pa sumasagot, kuha mo na yun. Pero kung sinabi sa'yo na good day, sige po, pinawag yung secretary, yung sweet, feeling ko na ito. Tapos na isang pa. Wala pa kong isang pa. Pero yung, think about it, ayan. Balikan ka. Huwag mo tigilan ka. At ang diablo, expert sa sins. Expert sa sins. Ipansin
vitamins, pagkain, ang nag-a-advertise, babaeng mo halos walang sagot. Sales. At dahil very attractive yun at effective yun sa merkado, ganyan yung ginagamit na talaga. And by the way, hindi mag-a-advertise sa karapan na hindi effective. Effective palagi yan. Kaya hindi na kapagtataka. Proverbs 8, ang Panginoon gumagamit din ang advertisement. Nasa mataas na lugar siya, nag-umiyak siya, umiiyak pa siya. Makuha lang yung attention natin. Bakit? Kasi kuha-kuha na yung attention natin ng kalaban. Hello? Babad na sila sa katiliman, kaya nang dumating ang diwala, ayaw pa sinin ng tao, ang diwala. Ito ngayon. When he is thrown away of his own lust, that's desire. And enticed, that's the decision. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin. That's the deed. Nagsimula sa desire, nag-desisyon, ginawa. Hello? Hi! Pwede ginawa yun! Ayun, balik ka sa desire. Gusto niya yun. Walang bumagsak na hindi niya ginusto. In fact, maraming mga bumagsak sa kasalanan, matagal na silang bumagsak bago nila nagawa. Bakit? Kasi matagal na niyang iningatan yung design. Inalagaan. Binalik-balikan. May kasabihan nga, hindi mo rin may iwasan ng ibon na pahaging-haging sa inyong ulo. Hindi mo masamang isipan. Hindi mo maiiwasan na minsan para sa pagkisya. Pero ang pwede mong iwasan kapag hindi mo include siya. Kaya kung may mga masama kang iniisip, at kung minsan-minsan dumadapo, kung pwede mo i-review yun, ay, Jesus. Okay, kaya nga, napakalaga ng memorization ng scriptures. Because thy word if I hid in my heart that I might not sin against it. Ikaw naman yung mga verses. Pero yung parang paglaruan mo yung masamang isipan, huwag ka magtaka kung barang araw babag sa akin. Kasi habang iniisip mo, nag-iinip ka. Habang iniisip mo, nagkagatungan ka. And before you know it, pag lumapit sa'yo, matatara ka. So, do not allow yourself to be drawn away by your own lust. Uulitin ko, ang matinding kaaway natin ang ibang tao. Ang matinding kaaway natin ang ibang tao. Tingnan mo yung katabi mo. Tapos turo mo sa sarili mo. Ako yun, ha? Hindi ikaw. Ako yun. So, kailan tayo nahahatak ng ating sarili, Peter? Kailan? When we have the wrong design. First, there is our own lust. Second, you are enticed. Third, it is conceived. And by the way, the word conceived, yan yung word, the same word na ginamit pagka isang babae nagbubuntis. Kaya conception. Kaya ginamit ng Biblia, hindi nakapagtataka, kaya ginamit ng Biblia yung word na yan. Kasi ang babae, hindi pwede magbuntis, mali pang may gawin siya. Kaya niya?
Kaya ang sana siya, kapatid, as a deed. So, ano sabi ito sa James, chapter 1? Blessed is the man that endured temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord has promised to them that love him. Let no man say, when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempted he, any man. But every man is tempted when he is thrown away of his own lust and enticed. Then when lust has conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. Verse 16, do not err, and you are not. This is not the first time that the word, the warning, was issued to Christians. Do not err. Ano yung sabihin niya? Huwag kang magkamali. Huwag kang malaglag sa bita. Bakit? Kasi sa totoo lang, the enemy is always waiting for the opportunity to trap us. At ang problema sa maraming Kristiyano, niluluto tayo ng kalaban sa sarili nating matika. Kaya yung warning, do not err, my beloved brethren, parang sinasabi niya, huwag kang pumayag. For every good gift and perfect gift is from above and coming down from the God he has with the word of truth that reaches with the kind of perspective of his own riches. Anong sinasabi ito sa pagbuhay ng talata natin? Victory is possible. Bagamat matindi ang kalaban natin, kasi ang kalaban natin, sarili natin. Pero ang sinasabi sa kabuuan ng mga binasa natin, victory is possible. Why? Because God is on our side. Yeah. In the first place, yun yung purpose, bakit na tayo sinake? Verse 18, of His own will begat He us. Kaya doon pala, makikita na natin, kaya hindi na tayo, paano ang pananagumpay ay maging posible? Paano? Let's not follow our will, but instead His will. Yeah. Verse 18. Kung paano ipinanaw tayo muli, maging membro ng pamilya niya, doon ka babalik at babalik. Ano ba ang kalupan niya? Ano ba ang kalupan niya nung niligtas niya ako? Niligtas ba niya ako para mabawasan ng paggato ng impyerno? O iniligtas niya ako kasi meron siyang gusto mangyari sa buhay ko? Kasi ang dami ito nakakalungkot, ha? At ito nakakagulat. Ang daming Kristiyano, kaya sila naging Kristiyano at gusto nilang manatiling Kristiyano kasi ayaw na mapunta ang impyerno. Pero wala silang bala, magpakatino sa buhay. Bakit? Kasi gusto nilang gawin, gusto nilang gawin. Naturino ang Kristiyano, ganyan. So how do we have the victory? Paano tayo mananagumpay? Sa kaaway natin na hindi naman iba sa atin. Ulitin natin, ha? Ulitin natin. Sabihin natin sa sarili natin, ako ang problema. Ako ang problema. Hindi ang mga tao. At kapatid, kung ikaw, maghihinawa ka, medyo tatamarin ka sa paglilingkod mo sa Panginoon, kung pwede ba, huwag ka magturo ng iba. Ito ha, madalas problema ng mag-asawa. Nagtutumagsis. Ikaw kasi! Kapag may bumagsak na isa, ay, walang tigil ang sisi mo. So how do we have the victory? Do not err, my beloved brethren. Every good gift and perfect gift is from above, and cometh down from the Father of God. With whom is no variableness, neither shadow of turning. Hindi nagbabago Diyos natin. Kung yung purpose niya bago tayo maligtas, yung pa rin ang purpose niya, ngayong ligtas na tayo. Bakit ganun? May mga Kristiyano, naiisip niya, nung iniligtas siya ng Diyos, utang na loob ng Diyos sa kanya, kaya lahat ng hindi, bibigay. Makukuha pa niya magtampo sa Panginoon pag hindi binigay yung gusto niya.
Nakakainig na ba kayo ng ganong reklamo? Ang tagal ko na narinig ko sa Lord, pero hindi pa rin ako pinipress. Nakakainig na kayo ng ganon? Ang Diyos pang may utang ng loob sa kanya. And yet, hindi niya ginagawa ko, hindi dapat niya doon. How do we have the victory? It begins with this warning. Huwag sa pag-aya, kapatid. Alam niyo, kadalasan nadadaya tayo, alam niyo kung saan? Hello? Hi. Nadadaya tayo sa bandami natin. Sa gusto natin. Sabi ng Diyos, ito gawin nyo. Lumayo kayo sa kasalanan. Ano sabi ng Diablo? Naliyo ka sa kasalanan? Tapos bubulong siya. Yung bulong na alinaw-linaw sa'yo. Pero di ba, paborito mo yan. O di ba? Mapagiling nyo kung ano talagang gusto-gusto ng laman mo. Na parang kinikiliti ka, binabagin pa lang. Kinikiliti ka. Tapos magtataka ka, paano ba? Yeah, the warning is, do not dare. Huwag kang padaya. Huwag kang panuko. Kasi kapatid, ito, makinig kayo, isang napangalagang katotohanan, hindi lahat ng gusto ng laman ay makakabuti sa iyo. Kaya huwag mo gawing standard na ang susundin mo yung gusto mo kasi sa totoo lang, doon tayo madalas natatalo. Sa hindi ba kayo? Kasi ito yung isang masakit na katotohanan na pag tinanggap mo to, ang hindi mo alam, panalo ka na. Kaya lang, mas madalas, Kristiyano na tayo ha, pero mas madalas, ayaw natin ito. Bakit? Kasi kontra yan sa Kristiyano. Kaya pag nagsimula ka na medyo tataas ang kilay mo, tasabihin mo, yan ang sabi mo. Pero iba, sabi mo, ah, yan ang madalayaan. Kaya sino yung anak na titino at magiging maganda kinabukasan? Sino yun? Sino yun? Yung anak na makikinig sa magulang niya. Amen? Yung anak na magpapakatino sa dapat niyang gawin bilang isang anak. Yung estudyante na magpapakatino sa pag-aaral niya kahit gano'ng kahirap yung suumi niya. Kahit paminsan, wala pa siyang baon, papasok siya. So, ang makausap siya ni Ella, pinag talaga mga politiko. Makausap siya ni Ella, binigyan ng 100,000. By the way, tatawanan natin, politiko talaga. Ang dami na kailangan may hirap, hindi yun yung bigyan. Bakit yun yung bigyan? Yun yung sinasabi ko. The Lord honors those who honor Him. Hello? Ang dami may hirap na masakit yung bigyan. Bakit yun yung ano? Hindi lahat na may hirap, nagpupursigin katulad mo ng ganito. Hello? Si ano, hindi na yung masyado magandang natapos, pero bakit nagtita ng buhay? The Lord honors those, honor those who honor Him. Proverbs 8:35. So do not err, my beloved brethren. Oh, yan.
Are you familiar with this? Be not busy, God is not mad, for whatsoever man so will that shall be also. The same word. Kanina, do not err. Kaya, be not busy. Pareho ng kaunungan. Huwag kang padaya. Huwag kang palo. Huwag na huwag kang magkakamali. Nagubagsak sa bita. Hindi ko dito rin. Whatsoever a man so has, that shall be also with. Pinaikli lang yung sinabi, you must have the right desire, you must have the right decision, and you must have the right deed. Whatsoever a man so has, that shall be also with. Balik talaga niya. Magtanim ka sa kabutihan, aani ka ng kabutihan. Magtanim ka sa kasamaan, aani ka ng for he that soweth to his flesh and of the flesh will corruption. But he that soweth to the spirit and of the spirit will life everlasting. So is victory possible? Oh, wala na makikinig sa akin. Is victory possible? Yes. How? Do not err. Pagkamali ka na sa iba, okay. Alam niyo, ang kalaban, hindi naman kailangan maging magaling na psychologist para magbola tayo. Pero ang kalaban, he is a tawag dito, expert salesman. Alam niya kung ano nakaka-attract sa naman. Kaya may mga kabataan na pariwala ang buhay. Pag tinanong, bakit? Hindi pa sulong po, hindi. Hindi pa sulong. Anong tiyagal niya? Pero ako, Pastor, pagkasama ko siya, feeling ko, prinsesa ako. Kaya yung mga mag-boyfriend, girlfriend na sweet? Sweet yun kasi boyfriend, girlfriend pala yun. Hintay mo maging magkasawa yan. Ipiyeto buhay pa. You have all the time in the world. You have all the time in the world. Do not err. You know why? Do not err. Huwag ka bumagsak sa bita. At huwag kang padaya. Kanino? Sa naman. Kailan nagsisimula ang kasalanan? When you are drawn away with your own lust. Huwag ka na mamayo. Ano siya tingnan? Huwag ka na maluro. Hindi. Wala sa naman sa kalaman. Temptation comes when you are drawn in your own lust. So is victory possible? Yes. Do not err, be not deceived. Ano susunod? Verse 16, Galatians 5. This I say that walk in the Spirit. And you shall not fulfill the last of the first. Alam nyo kung bakit? Madalas bumabagsak tayo sa hatak na naman. Alam nyo bakit? Kasi we are walking after the flesh.
How is victory possible? How? By walking. Ano yung walking pa sa'yo? The word walk in the Bible is always used in the sense of your life, pamumuhay. Walking in the Spirit, ang ibig sabihin yan is living our life in submission to God's will. Yung isang ka-graduate na, nag-good time yung mga kaklase, nagyayaan, nagpaalag, di pinayagat, sabi ng magulang, matulog ka na lang. Saka na kayo mag-celebrate, pag-graduate nyo. Hanggang hindi ko mag-graduate, wala muna kayong karapatan. Mali ba yung magulang? Minasama nung anak, ginawa, dumayas. Tumakas. Ang masakit, hindi na siya nakabalik. Bakit, Pastor? Yun at yun ang ginagamit mong halimbawa. Kasi sa totoo lang, yun yung isang example ng isang anak na ipinili yung gusto kaysa yung gusto ng magulang. Kasi kung nakinig siya sa magulang niya, best example ito, kapatid, kung nakinig siya sa magulang niya, hanggang ngayon, buhay siya. Nakatapos siya. Kasi graduating. By the way, kaya siya nalipunta sa Ozone Disco kasi magse-celebrate, kasi graduating sila. Ang masakit, hindi sila nakagraduate lahat. Pero yung isa, nabuhay. Kaya lang, hindi mo malama kung ano yung tsura. Bakit yung ginagamit na halimbawa yun? Kasi yun yung magandang halimbawa ng walking in the Spirit. And walking in the Spirit is always being obedient to the will of God. So how do we have the victory? Next Sunday, tatatala kayo. Next Sunday. That's the reason kung bakit nag-aaral tayo. That's the reason, mga magulang, kung bakit napakalaga ng pangaral. Kaya huwag tayo magsama ng kapapangaral sa mga anak natin. Bilang magulang, yun yung trabaho natin. Yun yung papel natin. At bilang magulang, yung ipinapangaral natin para rin sa atin. Amen? Amen. Kasi wala kang ipapangaral na wala kang balak ipabuhay. Kaya may mga magulang ayaw mangaral sa anak nila kasi sila mismo tinatamaan. So, yan. Makikita natin yan next Sunday sa Romans chapter 6. So, I'm giving you an assignment next Sunday. Pakibasa Romans chapter 6, the good chapter. Romans chapter 6. Is peace possible? Is victory possible? Possible ba? Victory is possible if we know, if we record, if we hear. Romans chapter 6 next Sunday, that will be the future.